Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective of your energy at this time. Ay, wow. Nakarecover ka na sa pag-overthink or maybe anxiety. Yung parang ina-atake yung ulo mo o ina-atake yung isip mo o yung isip ka ng isip na walang kabuluhan. Maraming may na-atake ng isip mo o sa'yo. Ganon kasi yan, may mga swords yung mga na-atake siguro from others, negativity or negative energies or kung ano may mamas, arrows from others na. Lalo na kung ano ba yun, yung isip mo ina-attack nila. Yung isip mo, kadalasan naman kasi ng witchcraft, pati isip mo yun ina-attack nila eh. Pwedeng kung ano man yan, ill-wishing o anong klaseng attack yan. Or may pinagdadaanan ka lang na parang na-stress ka o nag-overthink ka. Maybe nag-overthink ka lang sa person mo. Pwedeng ganun. Kahit wala naman ang atake sa yun ng arrows, negative arrows, mga ganun. Ano ba, ina-atake ba? Ina-atake ba lately yung isip mo? Hindi. Maraming nag-overthink ka lang. Or may mga negative influences. O nag-overthink ka siguro sa person mo. O nag-isip ka ng isip. Pwedeng ganun. You're starting to grow or to start you're ready to start something stable, secured, may growth. Yun ka na eh. Mag-umbisa ka na relationship man to kung ano, na ready ka na or willing ka na or maging consistent ka na. Simulan mo na yan. Consistent na yung pag-grow. Hindi na siya mahinder yung pag-grow. Na kung ano man itong umpisan mo. Kasi hindi ka na nag-overthink. You can start a stable foundation. Something stable. Na may growth yan. Na mag-grow yan. Tuloy-tuloy na mag-grow. And you're capable now na mapag-grow mo yan. Relationship man, business, or finances mo, or your assets, or wealth, or your knowledge, your wisdom. Ano man yan. More information sa mga yan. Ay, pero nahirapan ka. What's with the five of wheels here? Bakit five of wheels? Parang na left out in the cold ka. Nang person na pinili mo o choice mo. Yes. Parang na left out in the cold ka, maraming may options ka, choices, ganon. Sa love life mo ba? Ganon. Kasi cups naman to eh. Na pwedeng past person or present or new. Or kadalasan past, di ba? Mga ex, kasama rin dyan. Sa mga options. Pero yung napili mo, o maybe yung pinaka na gustuhan mo talaga na, o yung gusto mo mag-invest sa'yo, o yung magkaroon ng equal give and take sa inyo, o gusto mo magkaroon ng balance with the number 6 naman.
Meaning din kasi ng number 6 is harmony, balance, magkaroon ng harmonious relationship sa inyo, ay na-left out in the cold ka. Or hindi ka pinansin na, parang nag-suffer ka sa yung parang hindi na siya nagbigay na attention sa'yo. Ganun ba? Na parang feeling na abandon ka ng person na yan. Yung mga ganun. Na parang naiwanan, napag-iwanan, kinalimutan, na ganun ba yung experience mo sa person na yan. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na napili mo sa mga choices mo na, or maybe siya talaga ang choice mo, or naklaruhan ka na na siya yung the one, pwede din with the 7 of cups in reverse. Ano ba energy ng person mo na yan na yung parang na left out in the cold ka na ito yung person mo na yan, tinutukoy siya. The Magician in reverse. Oh. Hindi to capable. Hindi naman siya manipulative kasi in reverse eh. Hindi din siya trickster. Parang walang kakayanan to ngayon na mag-manifest. Or maybe kulang pa. Kulang pa yung kakayanan niya or yung abilities niya may kulang pa kasi hindi pa kumpleto eh. Yung mga yung kinakailangan niya para magawa niya or ma-manifest niya or mangyari in reality yung mga gusto niyang mangyari o makuha na makuha niya na yung mga gusto niya makuha. O ganyan yung kanya energy ngayon. Ano ang gusto niyo sabihin sa inyo ng person mo na yan? Finding out the truth crushed me. May nalaman siya sa iyo na nadurog daw siya. Ano pa ang gusto sabihin sa inyo ng person mo na yan? I wish I could take back my words. Pwedeng ex mo to. Kung kaya parang feeling mo na abandon ka ng tao na yan. I'm starting to understand our connection. So nag-umpisa daw na naiintindihan niyo yung connection ninyo. So wish niyo daw sana na mabawi niyo mo. Nasabi niya sa'yo, siguro may masakit o nakakasama ng loob yung nasabi niya sa'yo. Pwedeng ganun na. Gusto niya sana bawiin ba? Kung pwede na mabawi, sana no. Mga ganun ba? Anong darating sa'yo? Yung wish mo. Yung gustong-gusto mo. Yun ang darating sa'yo. O, wini-wish mong buhay. Abundant to. Contented. Fulfilled, you will be happy. Yung masagana yung buhay mo, ang daming cups eh. And parang ang daming ginto, ang daming gold, sumaring maging wealthy yung buhay mo. Yung wish mong buhay, yung pinapangarap mong buhay, wish mong buhay. Kasi 9 of cups. Yung kung meron kang wish na buhay, na maging buhay mo, maaaring yung maging mayaman ka, o maging komportable yung buhay mo, o makapiling mo na yung the one. Pwedeng mayaman ang buhay kasi puro ginto to guys. O, so noble life, pwede din, no? Naparelax-relax ka lang. Painom-inom ka ng juice,
wine, ano ba, mas sarap na Coke, kaso lang ma-acid yung Coke. kung ano man yan, no? Yun kasi mura Coke, no? Pero kung afford mo na yung mga juice na, o kaya kung madaming prutas paligid nyo, mas maganda guys, kung maraming prutas na, kunwari, ay sa ibang bansa kayo, may mga orange, no? Madami na, masagana. Or apple, or kung ano ng prutas na madami, abundant ba? Na pwede kayo mag-juice, or lemon, mas maganda yun kaysa sa Coke, guys. O sa mga, yung mga na-preserved, kasi, yung, mas maganda yung fresh juice, kasi talaga, ma-flush yung matoksin sa katawan nyo, at na, nakakaano yun na, nakakaganda ng health. It's healthy. Talagang, it's good for your body and mind. maniban lang kung wala, hindi bibili ka na lang ng tang orange, tang juice, or Coke. Well, Five of Swords. Ay! Maybe it's your person's energy na superior or mahirap na kausap to, hindi madaling makasundo, parang ganun ba? Kailangan siya yung palaging lamang. Siya yung palaging masusunod. Alam mo yung superior, no? Gali. Ganun ba? So, maraming winish mo yung person na yan. Or else, winish mo na maging superior ka na. Na hindi ka na magpapa-api sa iba. Yung hindi ka na ma-api ng iba. Hindi ka na ma-dominate ng iba. Hindi ka na makontrol ng iba. Na you'll stand your ground na. Pwede din ganun. For clarification with this Five of Swords. It's your person's energy. No, it's you. It's you. Wish mo to na hindi ka na ma-dominate ng iba, na superior ka na, na you'll stand your ground, na you're strong, you make conviction, hindi ka na magpapadomina, hindi ka na magpapatalo, hindi ka na papayag na kontrolin pa ng iba, na matalo o ma, o harangan ng iba, na maging courageous ka na to defend yourself, to defend your territory, what you have. Yung hindi ka na maging people pleaser. Yung hindi ka na papayag na i-cross ng iba yung boundary mo. Mga ganun din yun eh, kasi Five of Swords. Conflict ako ng conflict. Parang ganun ba? Maldita na o maldito na yung tingin nila sa iyo. Huwag ka lang magpa-api, huwag ka lang magpa-cross ng boundary sa iba na hindi nila, hindi ka papayag na kukunin nila yun sa iyo or yung lalagpas sila sa linya. O yan. Wala kita may blue. O yan. You will stand your ground. Paglaban mo. Yung kung ano yung alam mo yung tama. Na hindi ka nila nadidihado. Hindi nila nakukuha yung sa'yo na parang yung patapang-tapangan na lang nila. Yung mga ganun ba? Yung
kung anong gusto nang kunin sa'yo o i-harm sa'yo, destroy, yung patapang-tapangan nila na kung dati ay parang hinayaan mo lang, may hindi na. Kasi yun ang isa sa matupad mong wish pati. At maybe maging wealthy na din yung buhay mo. Kasi puro gold yun dito, may mga cups po. hindi ka na nila mapajuggling pa. At hindi na nila ma-harm yung finances mo, kapirahan mo. Kasi hindi na nila makontrol. Hindi na nila mapigilan yung pag-grow ng finances mo, money, kikitain mo. Mapaglaruan pa. Hindi ka na nila mapatenga, kaka-juggling, kaka-isip nang walang kwenta, kasi in reverse na yun, guys, pati. Tama. Kung ano man yan, person mo man ang dahilan kung bakit na-overstay ko, kung ano man yan. Na wala nang limitations, wala nang nagpapadelay, wala nang naghihinder sa kung ano yung gusto mong gawin, sa growth na gusto mong mangyari sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera mo man o relationship, ganun. Or hindi ka na mahirapan mag-desisyon, papate. Ganun, guys. You could able to identify what will be good for you. So, ano pa? What you really want? Your choice. Hindi ka mahirapan mag-decide. Ano pa? Feelings ng person mo na yan sa'yo. Insecure siya. Parang so that King of Wands in reverse. Naging malakas naman yung loob niya na mag-offer siya niya yung cup of love. Na makipagbati sa'yo. Na yung maging submissive sa'yo. Yung hindi na siya maging mapagmataas, mayabang, too proud. Yung siya na mismo ang magpakumbaba, mag-reach out sa'yo, lalo kung dati masyado mapagmataas to, proud kasi layo to eh. Pag upright, no, ay parang proud and too powerful, confident masyado sa sarili. Na siya na mismo ang makipagbati sa'yo ba? Na siya na mismo ang mag-reach out sa'yo na okay, mag-sorry sa'yo, ganun. Hindi na siya masyadong mapagmataas, proud sa sarili. Parang kung dati ang taas ng tingin niya sa sarili niya, kailangan siya dominante. Mga ganun ba, siya yung masunod, kailangan ay ikaw yung sunod-sunuran sa kanya. Mga ganun ba, ngayon ay siya na magpakumbaba sa iyo. Yun ang nasa emotion niya ngayon, sa feelings niya. Hindi na siya mapagmataas.
kaya niya na magpakumbaba sa'yo. Para magkabati kayong dalawa, kaya niya na mag-reach out sa'yo. Kung dati ay ma-ego yan, at ayaw niya makipag-bati sa'yo, ayaw niya mag-reach out sa'yo kasi ma-ego, proud, may pride. Eh, hindi na siya ma-pride. Diba? Iba-iba meaning yan. Kasi, madaming meaning yan. So, depende sa clarification din. Ano naman? Iniisip ng person mo na yan sa'yo ngayon. Ay! Yung makipag-collaborate o makipag-usap sa'yo or to build something with you. Yun yung iniisip niya sa'yo ngayon eh. Yung meron kayong bubuuin o meron kayong pagtutulungan, yung may pagtutulungan na sa inyong dalawa. Meron kayong bubuuin, i-build together, pwedeng family or project or anything. Na you can work well together. Kung sa company man yan or project na magkaroon ng collaboration sa inyo or maybe a family. Yun ang buhay ninyo, pamilya. Bubuo na kayo ng pamilya nyo. The lover's card at the bottom of the deck para magkaroon ng stability sa inyo. Maybe makapag-usap to sa'yo para ma-unite na kayo eh. Anong goal ng person na yan sa'yo para sa inyong dalawa? Anong goal niyan? Oh guys, ang ma-unite kayo, ang magkaroon ng partnership sa inyo, yung maging partner kanya in life, yung magkaroon ng balance sa inyo, yung mapangasawa kanya, pwede din kasi maging partner nga, di ba? Yung maging pwedeng husband and wife din kasi maging partner ka niya. Yung pagsamahin ang courageous, nagsasabi ng totoo, kasi truth eh, color blue, courageous na magsabi ng totoo pati. And malakas ang lobe eh, ng mga courageous na tao eh. And strong din yung mind with the color red, no? The jewels. And pagsamahin itong brave, fearless, the color red, fiery, passionate, parang hot and cold, fire and water, parang ganun, no? Ganun. Tapos yung ma-unite kayo, magsama kayo, yung maging sweet kayo sa ilalim ng puno ng cherry na may cherry blossom. Cherry blossom. So romantic siguro. No? Lalo na kung napanood nyo yung Miss the Dragon King, guys. Ang ganda ng cherry blossoms doon. Favorite ko yung movie na yun. Pero Chinese kasi yun eh. Tuwing panood ko nun, emotional ako guys. Feel na feel ko. Feeling lang. Ang pogi kasi ni, ano doon, ni Dailan. Dailan ba yun parang? Dailan Wang. Ang pogi niya. Lalat puti yung buhok niya doon. Aba! Ang pogi ni Dailan Wang doon. Naging crush ko tuloy, kakapanood ko ng Miss the Dragon King. Sa napanood ko yun, aba, parang na-typean ko na din yung ma-inchik. Dati ayaw ko sa ma-inchik talaga yung mukha na inchik kasi singkit. Napanood ko yung Miss the Dragon King. Pati sa Facebook ko, nakipag-friend ako sa mga Chinese. Na-typean ko na yung inchik ko rin. Noon, kakapanood ko lang nun ah. Parang naisip, ang pumunggi pa na inchik ka. Okay, Dailan. Dailan Wang. Ang ganda kasi ng story nun.
Yung title, guys, ay Miss the Dragon King. Parang paluha-luha pa ako pag napanood, pag nanonood ako nun. feel ko nga lang, feeling lang. Ang ganda. Tapos yung kanta, talagang basta matatouch ka sa kanta. Parang basta maganda yung ano niya, pati yung theme song. Kahit hindi maintindihan kasi syempre Chinese. Pero ang ganda, no? Maganda talaga, guys. Para sa fairy tale ba na klase ng movie. Pero ang ganda. Mahingay na tayo maglaro kasi hindi ginagawa ko. Ano naman ang yan daw ang goal niya para sa inyo. Ano pa ang goal niya para sa inyong dalawang person na yan? Yung mag-succeed talaga kahit na may pilit na humaharang, pumipigil, makikita niyo dito, na talaga maging brave siya na ipaglaban, na talaga i-pursue. Ikaw? Nasa kayo mag-succeed? Ang inyong connection, parang umaapoy o lumilihab. There's a conflict, no? There's a hindrance or negative force na pumipigil sa kanya na puntahan ka, parang ganun, o i-pursue ka, pero goal niya talagang puntahan kay. Kaya kahit na pahirapan o may mga hindrance, may blockage, ay talagang ipaglalaban kanya. Na hangad niya talaga, goal niya na mag-succeed. Na ma-unite kayong dalawa, guys. Ang ganda. Ang ganda ng goal niya para sa inyo. So ano ba yung goal niya? Na buhay kasama ka. Ano yung idea life niya, o yung vision niya, o pangarap niyang buhay, kasama ka. Ano yun? Tingnan natin. Ace of Hearts. Yung mag-umpisa kayo ng relationship, eh, hindi ko kabisado yung mga ganyan na, yung sa playing cards, pero may mga natatatandaan ako niya na, mga meaning niya na eh. Pag Ace of Hearts, yung mag-umpisa kayo ng relationship. O 28, number 28 equals 1 ng numerology. Yung mag-start talaga kayo ng relationship. 10. And ano pa, naging 1 na. So, yung mag-umpisa talaga kayo ng relationship. Sa birthday nyo, dyan nyo malalaman yung life path. Search nyo lang sa Google kung paano mag-calculate ng life path, ganyan. Pero, hindi ko naman na-require or inaano yan sa inyo. Kasi, ano yan sa ancient kasi, yung mga numerology na yan, guys eh. And sa western pati. Ayan. Yun talaga, ang makapag, maybe ang mag-propose na siya sa'yo, mag-offer ng cup of love, and then yung mag-start na kayo ng relationship kasi Ace of Hearts. Yung maging gentleman siya sa'yo. Ganun ba? Lalo kung babae ka, no? Ganun. Sa'yo mag-umpisa na kayang relationship. Ano pa? Yan talaga, ha? Ma-unite kayo. Mag-umpisa na kayang relationship. Ano pa? Ang gusto niyang buhay. Kasama. O yung maging, ano siya eh, kung lalaki to, yung maging gentleman siya towards you. O, kung lalaki ka man nanonood, edi yung maging gentleman ka towards sa kanya. Pwede din gano'n. Ano pa? Yung maging gentle kayo sa isa't isa. Yung maging, yung hindi kayo harsh sa isa't isa. Di ba kaya ang gentleman? Yung mga gano'n. Yung may respeto o yung maging yung talagang yung maging kind, loving, mga gano'n. Ang gano'n yun. Hindi bastos.
sa isa't isa. Mga ganun. O maybe trato ko ng person na ano, may respeto, hindi ka nagbabastusin. Yung walang, yung hindi kayo nagbabastusan, may respeto kayo sa isa't isa, gentle kayo sa isa't isa. Mga ganun ba? Ano pa? Ano pang gusto niyang buhay kasama ka ng person mo na yan? Magaganda yung picture nito guys eh. Ang core, yung hindi kayo matatangay ng mga problema, agos ng buhay, mapagsubok, kasi may angkor eh. Para bang kung sa bangka, may angkla, may angkor, yung nilalaglag sa ilalim ng tubig. Para kung saan mo nilalaglag yung angkor na yan, kailangan yun eh. Para hindi matangay. Sa bangka, kailangan yan, sa barko man, para hindi matangay ng alon, agos ng tubig. So, kung sa buhay, hindi matatangay ng agos ng buhay, agos o problema, kung ano man yan, para stable, para secured, hindi madala ng alon yung bangka, kung sa bangka pa, ganon. Nang sa ganon ay hindi matangay yung bawat isa, o hindi ka matangay ng iba, o hindi ka hindi masira yung relationship ninyo dahil sa problema o may misunderstanding or konting or kung ano man, stable. Natin stable yun yung relationship. Ayan. Ano pa? Ang gusto niyang maging buhay kasama ka. Ano yung mga ideal life niya with you? Yung binibisyon yung buhay kasama ka, o gusto yung buhay kasama ka. Letter. Yung pwedeng, ano to yung, gagawin ka ng poem. Pwedeng hindi naman talaga letter yan, no? Letter kung magkasama kayo dalawa. Pwedeng poem, or surprise na kadalasan mga poem. Ano ba yung poem ba yan? Poem yung isusulat niya sa'yo. Susulatan niya ng mga poem. Ano ba yan? Poem? Hindi. Ano yan? Susulatan niya ng kanta? Kanta. Kanta yan. Kanta. Susulatan niya ng kanta. Siguro, kukumpusan niya ng kanta. Ay! Baka magaling mag-compose itong taong to. Sinong kakanta? Siya. Siya ang kakanta ng compose yung kanta para sa'yo. Hindi. Ikaw daw ang kakanta ng iku-compose yung kanta for you. Dalawa kayo. Pwede ikaw. Dalawa kayong kakanta niya. Nag-iku-compose yung kanta para sa'yo. Hindi, ikaw. Clarify ko. Palang yung isa. Ikaw ang kakanta. Ano yun? Sino magpe-play ng instrument? Ikaw din? Ang katawa naman. Sino magpe-play ng instrument? Siyempre may instrument yan, kahit gitara lang, piano, di ba? O bass. Masastig pa may drum. Masastig pa may drum. O pwede rin yung violin? O kung ano pa? Instrument. Ano yan? Sino magpe-play ng instrument? Siya? Kung marunong siya mag-play ng instrument, no? Siya daw ang magpe-play ng instrument. Ikaw ang kakanta. Ang galing. Natatawa na ako. Siya daw ang magpe-play ng instrument. Ikaw ang kakanta. Astig yun. Ano kayang alam niyang instrument? Baka gitara. Pag drum, astig, no? Astig yung pag drum. Astigan pa ako pag drum. Yung nagpe-play ng drum. Astig nun, ha? Wala lang.
Dati naalala ko guys, ito na kwento ko sa inyo. Nung nagsisimba ako sa Born Again, eh may mga instrument dun. Pinapili ako kung ano yung gusto kong pag-aralan. Pwede naman lahat eh. Kung masipag ka, kung talagang interesado ka, no? Napag-aralan lahat. Sa akin naman, sa drama, sabi ko. Nastigan ako sa drama. Basic, parang narito na ako. Ayaw ko naman, sabi ko. Pero, kuha ko naman yung basic. Narito ako eh. Meron doon na magaling na. Kasi natakpan ako sa Ilonggo. Pero, nasting na yung drama. Sa totoo lang. Tsaka, tumigil din kasi ako kasimba doon. Umuwi ka sa Nairilo. Sana yung guys sa Sampalo. Kasi doon ako nag-high school sa Manila eh. Sa Clara M. Recto. Doon ako nag-high school eh. Eh may ano doon eh, malapit doon na, malay-lay na, medyo, pero sa palok ng part pa rin ata eh. Ewan ko anong part na yun doon. Malay-lay na doon. Eh, syempre, pag doon ka nakatira, kung saan ka nakatira, eh, malaya kong gumala. Pagkatapos ng klase, o diba? O kung saan kayahain ng mga classmate mo. Eh, mababait naman yung mga classmate ko dati. Nagyayaya man sila sa church, no? Magaganda, o kaya gagawa ng project, ganyan. Hindi naman bad influence, good influence. Kasi sa church naman sila nagyayaya. Tsaka, mga ano yun, mga mababait. Mababait yun. Natuwa nga ako eh. Kasi nakita ko sa Facebook yung kasamaan ko dati sa church, guys. Na classmate ko din. Ay, nagkatuluyan silang dalawa. Ngayon, may anak na sila. Natutuwa ako. Kasi, ala, sabi ko, sila nagkatuluyan. Wow. Pagano na lang ako. Bagay silang dalawa. Bagay na bagay talaga. Ang cute ka ng anak nila yun. Yung kung paano madil o madil ang inggit na naramdaman, kasi kadalasan yan yung inggit ay immaturity pati yan eh, yung ganung pakiramdam guys, no? Pag hindi ka aware na yan ang root of all evil, pag hindi mo na control yan, pwede kang makagawa ng evil, no? Pag hindi mo pinigilan, o pag gagawa ka na ng something na ikaruwin ng iba dahil sa inggit, hindi yan kinukonsider, kasi yan nga ang sign ng evil. Yan, dyan nagmula ang evil. So, pag nakagawa ka ngayon ng evil, something evil dahil sa inggit, ang tawag na sa'yo ngayon ay evil. Pwede pa mo, mapapahamak talaga kaluluwa mo. Diba? So, gano'n lang yun. Wala lang. Alahala ko lang na pagbata ka pa, minsan dun ka talaga makaramdam ng inggit, lalo pag immature ka pa. Pero, dapat maging aware tayo, no? Sa ganung mga feelings, kasi pwede kayong makaharm kung hindi nyo kontrolin o pigilan yun, yung mga ganung pakiramdam, feelings. It will lead you into hell. Tama. So, ganun. Sa ngayon, ha, alam nyo na ganun ang mga punishment sa mga ganung evil doings. Iwasan nyo na, diba? Yung mga evil doings. Ganun lang yan. Sa mga
hindi na hook sa ganung gawain. So, mga kaya pa magbago, ituwid yung landas, mga ganun pa. So, ano pa, maliban dyan, ang gusto niyang buhay, kasama ka ng person mo na yan. Kaya ba? Ang dami. Stars. Ay guys, ang ganda yung favorite card ko, lumabas. Ayan. May cherry blossom. Ang ganda guys, may flower pa. Gustong-gusto ko ito tingnan eh. Minsan tinititigan ko, ang ganda talaga, sabi ko. Kung ganyan yung paligid, ang ganda-ganda. Sa isip-isip ko. Kasi ang daming bulaklak. Nakita, yan. Aba. Kung imagine nyo, nandyan kayo. Masarap mahiga-higa dyan sa mga bulaklak, sa damo. Na para kang aso, bro. Balik-alik sa damuhan. Ganyan yung aso ko pag namamasyal kami dun sa yung tinatawag yung OL ba. Pero pagka yung hindi naman ganun kataas yung damo. Yung patubo yung damo na mababa pa. Ay, tuwang-tuwa sila. Gulong-gulong sila sa damuhan, guys. Tuwang-tuwa yung mga aso. Kaya dinadala ko yun dun eh. Sinasama ko kasi tuwang-tuwa sila. Naglalaro sila sa damuhan. Ayan, yan ang gusto niya. Yung siguro may, yung sa paligid ng bahay niyo, ay madaming bulaklak, o natural man na tumutubo, o tanim ninyo. And then, meron cherry blossom, o puno ng prutas, na namumulaklak, and then, syempre, mamunga, no? Maganda yung guys kung malawak yung lugar niyo ba. Magtanim kayo ng ano, iba-ibang prutas. Kunwari, mangga, bayabas, ano pa, saging, avocado. Ay, talagang ma-enjoy nyo pag nakikita mo nyo na ano na pag namumunga na yung mga yan, lalo kung sabay-sabay, pati yung mga sampalok guys na matamis. Alala ko nung bata ko guys, sa bintana, bukas yung ano, yung bintana namin, eh pa-December. Makita mo talaga sa ano, kasi ang ganda ng lugar namin nung bata pa ako guys, kasi umalis na kami dun eh. Nakabalandra talaga guys. Yung mahaba na bunga ng sampalok. Parang nakawahiwahi kung silonggo pa. Sa harap ng bintana. Ang haba yan guys. At ang tatamis pa ng sampalok nun. Ang laking puno yun. At ang tamis ng bunga. Kaya nakakatuwa talaga. Inakyat ko yun hanggang putok-putokan. Alam yung putok-putokan. Pinakadulo yan. Inakyat ko yun. Hindi ako natatakot. Kasi matibay naman kasi yung sampalok eh. Kasi lang pag nakita ako ng lula ko. Ayun, pinapagalitan ako. Pati niyog, akyat ko yan. Kahit matataas na niyog, akyat ko yan. Kaso lang pag makita ako ng lula ko, yun, napagalitan ako, pinapababa ako. Akyat ko yan. Sabi niya, ba si Kimbi, nandun na mas taas ang sampalok. Nandun na mas taas ang niyog. Nakaka-enjoy, guys. Mga ganun ba? O kaya minsan sa taas ng biyabas, mababa lang yung biyabas. Yung sampalok, ang taas kasi ng sampalok na yun. Madaming puno ng sampalok doon, pero yun ang pinakamatamis. Yun ang pinakamalaki, sarap ng bahay namin. Pag December talaga, masimoy yung ano guys, yung halimuyak ng hangin, ng mga prutas, bulaklak. Kasi mahilig din magtanim yung lulak ng mga iba-ibang bulaklak. Eh, sa paligid, paikot prutas yung doon. Laki ako sa prutas, guys. Kaya nung bata pa ako, puro prutas yung kinakain ko. Oo, nalala ko yun. Umaga pa, nasa ilalim ako ng chiko. Inabangan, yung mga pinupuntahan ko niyan, yung mga nagkalaglag. Yun. Pinupulot ko yun. Yung mga kinainan minsan ng mga paniki.
ay tinatanggalan ko lang ng kinakainan ng paniki, yung mga kinagatan ng paniki yan, tapos yun. Yung iba kinikita na lang ang paniki yan eh, ganun. Yung iba nagkalablab dahil hinug na talaga, ganun. Kung ano doon, kung Chico, ay iba-ibang klase, may Ponderosa, may Hava, may Native. Pag Native kasi maano yan guys eh, magaspang, parang magaras, kung silang gupa, magaras. Yung gano'n. At maliliit yung Native. Yung Ponderosa, malalaki yun. Kailangan mo talaga painugin yun. Ikalburo, kinakalburo ng lula at saka lulo ko yun eh. Yung mga Chico, yun ang tinitinda nila, mga prutas. Kasi madami prutas paligid. Tsaka mga gulay, mga gano'n. Nag-ano yun sila, nabubulante. Nagtitinda yun sila sa palengke. Yung lula at saka lulo ko. Gano'n ang kanilang hanap buhay. Minsan sumasama ako. pero yung Hava, alam niyo yung Hava, yun ang masarap, paborito ko yun eh. Kasi lahat naman ng Chico masarap naman. Pero yun ang malasa talaga guys. Kasi kahit matigas pa yun, ay madali siyang mahinog ba? Kahit matigas pa, eh, hindi na siya mapakla. Parang ganun ang bilis nila mahinog na hindi kagaya ng ibang na klase ng Chico na pahinugin mo talaga ng matagal, medyo matagal, may ilang araw siguro. Yun, ang bilis lang. Yun ang masarap. Abukado din, may green, nalagkitan, may merong hindi din malagkit. Basta iba-ibang klase guys, ang ganda. Saging din, iba-ibang klase, may pula. Basta iba-iba, may mundo pa nga kung tawagin. Ang saya doon. Kaso lang wala na yun eh. Kaya, ang saya ng aking memories nung bata pa ako. Malangka. Iba-iba mga prutas, ang ganda doon. Lalo pag December, ay naku guys. Ang ganda talaga. And the star. Oh, nabili naman ako ka-tikal guys. Oh. Atik. Pero hindi tikal. Yung totoo naman yung kinito ko. Kumbaga, parang ang saya ng memories. Parang sinasariwa ko lang. Ang ganda kasi. Kaso lang, wala na eh. Di na ganun yung lugar na eh. Wala na eh. Puro na ano yun. Madawang at iba namiyari nun. Ang gusto siguro nito ay ano eh, yung sikat kayo kasi the star eh. Or kaya ay positive yung buhay ninyo. Yung, or kaya magsilbing inspirasyon kayo sa maraming tao. As a couple, as a family, pwede din ganon. And harmonious and full of love with the number 6 of hearts dito. Yung inyong pagsasama. 6. So ayan, 616. Baka sign niya na, yan ang gustong buhay ng person mo. And may balance with the number 6. Search nyo kayo 616. Ako palagi kong nakikita yung 616, 606, 616. Dalasan sa orasan. Timingan ba? O ganun. Malamang kayo kaya na timingan nyo mang ganyan. Kung hindi man, mga 707, 717, 808, yun yung mga synchronicities yan eh. May meaning yan. Ibig sabihin niya, may balance, harmony, you need balance and harmony in your life. Basta gano'n, may maging harmonious yung buhay mo. I-search nyo, may meaning yan. Kahit hindi man sa relationship, sa personal life mo, mga gano'n, mayroon yung messages, no? Na mag-inspire din sa'yo to live life para magkaroon ka ng pag-asa, ma-inspire ka na hindi ka pala napabayaan. well, lalo na kung you feel lost, you feel uncertain, you feel worthless. May times kasi yun na ganun eh, sa buhay ng tao. Lalo pagka dumadaan sa mga pagsubok or sad moments, mga ganyan. Ayan. Mm.
Maybe ang sumikat kayo. Pwedeng ganun. O yung maabot yung mga pangarap niyo sa buhay, pwede din kasi the star. Or harmonious talaga. And may balance and full of love sa may heart and six Venus energy. And yung inyong pagsasama, yung ganun. So, ano ba ang nagustuhan niya sa'yo? Ng person mo na yan. Ano ang nagustuhan niya sa'yo? Kasi, hindi ka ba kontrabida? Mga ganun ba? Hindi. Hindi ka ingitira? Kasi minsan, hindi ka daw ingitira. Pwede. Kasi palang pa to. Minsan, parang energy to ng mga third party or kontrabida na nagre-rejoice sa ginawa nilang schemes, evil sa iba. May mga ganyan yun eh. Parang nagre-rejoice sila, tungtua sila sa mga kayupan, kadimonyuhan, kasamaan na ginawa nila sa iba. Mga ganun ba? Yung tungtua sila, mga ganun. Eh, hindi ka chismosa. Tingnan natin. Hindi ka nag-chismosa. Yung makipag-chismisan dun sa... O yung pupunta sa ibang bahay, sa ibang tao, sa bahay ng ibang tao, sa kalsada, para makipag-chismisan lang. Hindi ka daw ganun. So see, para pagkwentuhan yung buhay ng iba, dahil sa nainggit, sa na-insecure, o dahil sa na-insecure, o dahil walang magawa. Ganun ba? Dahil defensive, o pwedeng dahil nainggit, no, mga ganun. Ano pa? Dahil hindi ka toxic na klase ng tao. Hindi naman sa hindi ka toxic, kundi dahil hindi ka sismusa daw. Or maybe, independent ka. You're independent. Kasi tatlo to eh. Para ba ma-friendly na parang hindi mabuhay, hindi kaya mabuhay na, o hindi kaya na walang kaibigan. Ito mga pag-upright to. Dahil hindi ka dependent sa iba. Dahil you are independent. The Empress. You're strong. You're, nasa'yo ng lahat. Hindi mo kailangan ng kagrupo. Independent ka eh. And you look so attractive, good looking, with the Empress. They're independent ka. Ibig sabihin, strong ka pag tao. Pag ikaw yung tao na independent, no? Kaya mong mag-solo flight. Kaya mong yung wala kang kaibigan. Wala kang kachismisan. Because you're strong. Hindi ka na naboboring kung wala kang mga kaibigan. Sanay ka na mag-isa na walang kakwentuhan. Kaya nga independent eh. Or sanay kang gawin yung trabaho mo isa na hindi ka nag-rely sa iba. Ganun ang mga independent ah. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya po ko. At pagka-like naman po at pagki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nagka-resonate sa reading nito.